So, good day everyone. I am Maria Melisa M. Manikis and my members are Chrisa Santos, Jelin Longalong, Justin Pauline Matriz, Nika Malaka, Shaila May Mandap, and Rosanna Santos. So, for today, we'll talk about who is David Crystal, Jean Aitchison, and M.A.K. Holiday. So, alamin po natin kung ano-ano nga ba yung mga tiers nila in language acquisition. So, let's start with David Crystal. So, sino nga ba si David Crystal? I have a short background kung sino nga ba siya. So, si David Crystal is pinanganak siya sa Lisburn, Northern Ireland noong July 6, 1941. And wala pa siyang 1 year old, nawalay na siya sa parents niya. But sa father niya lang. Kasi wala pa siyang 1 year old, naghiwalay na yung parents niya and dun lang siya tumira sa may mother niya. Hanggang sa lumaki siya, ang kasama niya lang is yung mother niya. And doon sila nanirahan sa may Holyhead, Northern Wales, and lumipat din sila dun sa may Liverpool noong 1951. And he also received his secondary schooling in St. Mary's College. Si David Crystal then is isa siyang British linguist from North Wales. Isa din siyang writer, lecturer, and broadcaster. And almost 120 books na yung na-edit niyang libro na may iba't ibang team. And syempre, madami na din siyang na-publish na books like English as a Global Language, The Cambridge Encyclopedia of Language, A Little Book of Language, at marami pang iba. Kaya ngayon, alamin po natin kung ano nga ba yung pinaniniwalaan ni David Crystal at yung theory niya sa language acquisition. So, Crystal believes that language acquisition is not just about producing sounds but also being able to perceive sounds and understand the meaning of utterances that people make. So, si David Crystal, naniniwala siya na yung pag-acquire daw ng language ng isang bata dun sa native language nila is hindi lang siya about sa pag-produce ng sounds ganon, kundi dapat may kakayahan din yung bata na makita or malaman yung mga kahulugan ng salita na binibigkas ng isang tao or nare-recognize mo kung sino ba yung tao nagsasalita nito through their voice. He said that the babies respond in different voices. Diba kasi alam naman natin na yung mga bata, yung mga baby ganun, kahit kapapanganak pa lang nila or 1 day old pa lang sila, alam nila yung boses ng mother nila sa ibang tao. And diba nakikita natin na yung mga baby kapag iba yung taong humunta sa kanila or nagpatahan ganun, pag umiiyak sila, ayaw nilang tumigil. But pag narinig nila yung boses ng mother nila, is tumatahan sila. Kasi nga diba, alam nila kung sino ba yung nagsasalita nito or nare-recognize nila. And another example is yung tone ng voice mo. Naiintindihan nila kung galit ka ba or hindi. Pag mataas yung boses mo, di ba, umiiyak sila ganun. But pag masaya yung boses mo or mahinahon, tumatawa sila. Kasi nga naiintindihan nila. Ayun. Kaya sinabi ni David Crystal na yung pagkatuto daw ng language is hindi lang siya about sa sound na pinoproduce mo, but also sa pag-intindi din sa tone ng voice na naririnig ng bata sa inyo. So, si David Crystal is, meron siyang theory na yung bata daw is natututunan yung language sa pamamagitan ng 5 stages. So, sa first stage is, dito yung nagsisimula na silang mag-name ng mga things and ine-express nila yung mga gusto nila in just a single words. Ito nga yung tinatawag na holoprastic stage kasi like what I have said, mga single words pa lang yung mga nasasabi nila. Kasi parang ito yung nagiging way nila para makuha yung attention ng isang tao. Kasi nga mga bata pa lang eh, di ba, pinagdaanan na rin naman natin to. So, dito talaga nagsisimula lahat. Like for example, di ba, sinama nyo sa mall. Tapos yung isang bata, habang naglalakad kayo is nakakita siya ng laruan. Ang sasabihin niya lang is, ma'am, toys, mga ganon, mga simple words pa lang.
di pa nila nasasabi na, "Ma'am, can you buy me a toy?" Ganon. Basta ang nasasabi pa lang po nila, yung mga single words. And di ba pag yung bata is ganun na, sa mga mother nila is, ang gagawin talaga ng mother is bibilin talaga yung gusto ng bata. Kasi nga, pag hindi nila binili yun, is umiiyak yung bata, ganun. And bihira lang mangyari na pag hindi ginawa yun ng anak, pag hindi binili yun ng mother nila, is hindi iiyak, ganun. Bihira lang mangyari. So, diba, kaya nga nila ginagawa yun is para makuha yung attention nyo at bilin sa kanila or ibigay yung bagay na yun sa kanila. So, dito naman sa may second stage is dito naman na po nagsisimula magtanong-tanong yung mga bata. And usually po, yung mga tanong nila is yung nag-start sa mga interrogative pronouns like what, who, where, and etc. For example po, may kalaro siya, pangalan Sally. And hindi niya makita yung kalaro niya. Sasabihin niya po sa mother niya, "Where's Sally?" Mga ganun po, hindi pa rin sila totally nakakabuo ng buong sentences. But, nagkakaroon po ng improvement po. Kasi dito na din sa stage na to nagsisimula yung pagsasabi nila ng characteristics sa ibang bagay, sa isang bagay, like for example po, nakakita sila ng malaking laruan, sasabihin po nila is, "Mama, toys," sasabihin nila, "big toys," ganun, pag nakakita silang malaking laruan, mga ganun. Unti-unti na po silang nakakabuo ng idea sa isip nila kung ano nga po ba yung bagay na yon, mga ganito, ganyan. Kung ano nga ba itsura ng isang bagay. Sa stage 3 naman po, dito naman po yung talagang nagiging curious na sila sa mga bagay. Dito yung stage na hindi na talaga sila halos maubusan ng tanong. Ito yung pag nagtanong po sila tapos sinagot mo, may panibagong tanong na naman. Parang ito yung stage na sobrang mausisa na yung bata. Yung halos lahat po tinanong na. Kasi po dito nagsisimula yung mas maalam na po sila sa mga bagay-bagay. Kasi kahit pa paano, kaya na po nilang makabuo ng mga tanong in a sentence. So maganda din po to dahil nagsisimula na pong ma-develop yung kakayahan nila when it comes sa pagbuo ng mga simpleng sentence. Unti-unti na pong nade-develop yung language po nila. Tulad nga ng sa mga simpleng tanong po na yun, ayun, sentence na po yung pagtatanong nila. Kahit minsan po nakukulitan na tayo, di ba? Kasi nga, tayo pagtanong ng tanong po yung mga bata, ganun. Pero maganda rin po yun kasi po nai-improve na po yung kakayahan nila when it comes to language. So, dito naman po sa stage 4, eto naman po yung halos lahat kaya na pong intindihin po ng bata. Kaya na nilang bumuo ng pangungusap na sa sarili lang po nila. Yung halos tama na po lahat, kaya na po nila mag-explain ng mga bagay-bagay po. Also, humihingi na rin po sila ng explanation sa iba't ibang bagay na hindi po nila maintindihan, ganon. Hindi na din po sila basta-basta na lang po, gawa ng gawa na lang. I mean, hindi na sila yung batang, pag kunyari po, may nakitang laruan na hawak nung kalaro niya, di ba? Yung iba po, kabod na lang hahablutan, ganon, iiyak pa pag hindi ibinigay. Pero dito po sa stage na to, marunong na po silang magtanong, like, "Can I borrow your toys?" Mga ganon po. Nag-i-improve na po yung knowledge nila about language and kung paano po ba to gamitin talaga ng tama. Hindi na po sila yung basta-basta na lang may masabi, ganon. Pinag-iisipan na talaga nila kung ano ba yung sasabihin nila at gagawin po nila. So, mag-proceed naman po tayo sa last stage. Sa last stage naman po is, dito na po yung totally alam na talaga nila lahat. Alam na nila yung gagamitin nilang language sa lahat ng bagay. Kaya na po nila mag-share ng mga information sa mga tao. Like magkwento ng mga bagay na nakikita nila, ganon. Yung alam po nilang tama. Nakakapag-request na din po sila ng mga bagay-bagay tulad po ng pwede ba mahiram yung mga ano mo, ganon, ganyan. Something na nagagawa po ng mga tao mas matanda po sa kanila, ganon. And also, nakakapag-suggest na din po sila sa mga tao kung ano po ba yung mga dapat at hindi dapat gawin po, mga ganon. Yung mga mas makakaganda po. They can also ask questions and answering questions. Like for example po, tinanong sila, kaya na po nilang sagutin to ng buong buo kasi alam na po talaga nila yung paggamit ng tamang language.
Kaya po sinabi ni Crystal na yung language po talaga is natututunan siya by step, by process, may stages po na nangyayari po. Kasi po tulad po ng paliwanag ko, di ba, unti-unti po nag-i-improve yung language ng bata sa pamamagitan po ng limang stages po na to, hanggang sa matutunan na po talaga nila yung language po. So, mag-proceed naman po tayo sa next reporter kay Jean Aichison po. And Jeline Longarlong will going to report it. Hello, good morning. I'm Jeline S. Longarlong and I'm the one who is assigned to discuss about Jean Aichison. First of all, I'll discuss the background of Jean Aichison. As we can see, Aichison is a professor emerita. It means that she is a former holder of an office, especially a female college professor having retired but allowed to retain her title as an honor. Her main areas of interest including socio-historical linguistics or the study of the relationship between language and society in its historical dimension. Language and the mind, the relationship between language and the human mind, and last is language and the media. I think it is how media affect the language, because we see that media provide an easily accessible source of language. Aichison is unfavorable of Chomsky's nature theory, as David Crystal. They do not believe that children are born with LAD. Means that infants have natural mental capacity to acquire and produce language. They state that language learning could merely be through general learning and understanding abilities and interactions with other people. The environment has big connection to the language learning of a child. Jean Aichison said that all children except for those suffering from outside factors such as disability, learn language in similar pattern. The first couple of weeks is where a child often only cries because it is their way to draw attention. Example, they are hungry. Children everywhere followed a similar pattern. For example, the baby calling his mother Mama. It is found over the world. Mama and Papa, Dada. But they found that Chinese babies are reported to babble single syllables with different tones. What I'm trying to say is environment has something to do with it. The child acquire the tone and eventually the language depend on the environment where the child is. Let's proceed to the stages of Aichison theory of language acquisition. First is labeling. It is the first stage, making the link between the sounds of particular words and the objects they refer. Associating a name with something. Example, mommy. It means a child's mother. And then we Filipinos, madalas ko marinig sinasabi ng mga baby, mamam, tas tatanungin naman, mamam ka? It means iinom or nauuhaw. That's labeling, associating a name with something. It occurs at children around 18 months. Nagle-label yung mga bata kasi doon sila nadadalian, hindi pa sila matatas. Packaging, it is the second stage, understanding a word's range of meaning. Overextension and underextension become a hurdle in this development of the language. When we say overextension, a language is used to represent more categories than it usually does. Halimbawa, yung bata, nakakita siya ng may apat na paa, mabalbon, doggy yun sa kanya, kahit po sayang nakita niya. Yung underextension naman, halimbawa, nakasanayan yung dog, ay yung dog na maliit, tapos kulay puti, at mabalbon. Pag asong malaki na nakita niya, tas ibang kulay, hindi na yung dog sa kanya. Kaya sa packaging, barrier or hindrance yung over and under extension kasi once na makasanayan na ng bata yun, yun na yung kakalakhan nila. Yun na yung kakalakhan niya na meaning ng isang bagay.
sa packaging, dapat maiintindihan na ng bata na yung dog pala, hindi lang siya maliit na kulay puti at mabalbon. Pwede maiba yung kulay niya, yung size niya, understanding words range of meaning. And network building, the last or third stage, grasping the connections between words, understanding that some words are opposite in meaning. In this stage, the children understand the relationship between hypernym and hyponym. What's that? Hypernym. It is a word with general meaning that has basically the same meaning of a more specific word. For example, dog. Dog is hypernym. General, while Chihuahua and Pomeranian are more specific subordinate terms, but still, it's a dog. Hyponym. Hyponym naman, a word of a specific meaning. For example, yung Chihuahua at Pomeranian, hyponyms of dog, and dog as hypernym. Sa network building, yung mga bata, they must work out how words relate to one another. Sinosort na ng mga bata yung words na nakikita na yung similarities and differences. Gaya sa example kanina sa packaging. According to Aitchison, there is no exact dates to which a child reaches a certain stage of learning language. Maybe that's why she didn't put particular month or age of a child during each stage. Some children learn faster than others. She believed that the speed of learning is influenced by both innate abilities and environment. That's why she is unfavorable of Chomsky's nature theory. Language is partly learned by imitation. So, tayo bilang nakakatanda, na soon magiging mga magulang din or yung iba mapag-aalaga ng pamangkin, we play a role in the acceleration of learning the language. Kaya, paulit-ulit na sinasabi sa atin na huwag natin i-baby talk yung mga baby kasi makakabagal yon sa pagkatuto nila. Kasi ginagaya nila tayo, huwag sila yung gayahin natin. Michael Alexander Kirkwood Holiday, or mas kilalang M.A.K. Holiday, isa siyang British linguist, teacher, and proponent of Neo-Freudian theory who viewed language basically as a social phenomenon. Siya rin ang bumuo ng kilalang-kilala na Systemic Functional Linguistics or SFL model of language. Inilarawan ni Holiday ang language bilang isang semiotic system, meaning hindi sa kahulugan ng isang sistema ng mga simbolo or signs ang language. Ngunit para sa kanya, ang language ay isang system na mapagkukunan ng mga kahulugan. Naniniwala din siya na ang language ay isang meaning potential. Sa pamamagitan ng pagpapalawak ng language, nilarawan niya na ang linguistics ay isang pag-aaral kung paano nagpapalitan ng mga meanings or kahulugan ang mga tao sa pamamagitan ng languaging, pag-uusap, at pagpapalitan ng wika. Inilarawan din ni Holiday ang kanyang sarili bilang isang generalist, meaning tinitingnan niya ang isang language sa lahat ng posibleng nitong angulo. Sinabi rin niya na ang kanyang trabaho ay inilalarawan niya na para lang siyang isang batang pag-alagala sa kalsada at sa daanan ng mga iba't ibang wika. Dahil from that wandering, marami siyang natututunan at natutuklasan sa bawat paglakbay na kanyang ginagawa dito. So, ang Systematic Functional Linguistic po ay dinevelop ni Michael Alexander Kirkwood Holiday noong 1960s in the UK and later in Australia. This study has been discussed and tackled for decades, which is ginagamit na ngayon worldwide, particularly in language education and for purposes of discourse analysis. If hindi kayo familiar sa discourse analysis, ang discourse analysis po ay study in the way sentences and utterances go together to make text and interactions and how these two
fit in our social world. So, it helps us in learning a language. And kailangan po natin tandaan na ang systematic functional linguistic po is not totally a theory of language, but rather a study and a functionalist approach to language. Ito po ay approach because it is supposed to be used in resolving issues that exist in the linguistic world. And ito din po ay study because its goal is to create explanatory concepts about how we use a language for different reasons and scenarios, as well as its role in social setting to came up with a specific goal. Yes, if you notice po, SFL is more closely aligned with sociology. Dahil katulad nga ng nabanggit kanina, it explores how language is used in social context to achieve a particular goal. Ngayon, pag-usapan naman natin kung bakit nga ba tinawag na systematic and functional ang approach na ito sa language. Ang term na systematic is refers to the idea of language as a network of systems or a set of interconnected options for making meaning. Sa madaling salita, ang word na systematic ay ine-emphasize ang fact na it provides structure, na ang grammar ay isang set of options or choices sa pag-create ng meaning. Whereas, ang term na functional ay nag-i-indicate naman na ang language ay present sa halos lahat ng aspect ng ating buhay, making it useful or from the word itself, it can function in everyday situations. Yes, ang SFL ay tutulungan ba yung ma-understand how language is a system na magagamit natin to create or provide meaning in a variety of situations. Since yung concept po ng SFL ay nagpo-focus primarily sa use or intention ng language, particularly sa social setting, it shows the importance of function of language sa ating day-to-day lives, as well as emphasizes how we establish a structure of language na ginagamit natin in communication systems. So, according po sa SFL views, tayong mga participants sa communicative activities, nagko-construct po tayo ng distinctive structure of language depende sa situations or factors that occur, and depende sa kailangang function ng language. So, as we notice, yung function or intention po ng language participants in establishing a language structure or grammatical pattern, and yung function nito in a specific goal is central to SFL. Furthermore, according kay Michael Alexander Kirkwood Halliday, yung combined effort po ng language function and meaning can lead us in constructing the unit of speech sa communicative activities. Ang ibig sabihin lang po nito, yung structure of language na dinedevelop natin is influenced by its required function. And ang language structure is yung meaning maker nito through wording. Again, according sa study na ito, tayong mga participants ng language, nagpo-focus tayo primarily on the context of language because ina-analyze natin yung language based on its functionality. And we place more emphasis on its meaning. Yun lang yung ibig sabihin nito. So now, para mas lalo po nating maintindihan yung SFL, let us now explore the three meta-functions of language. So, according to SFL, we communicate meaning on three levels simultaneously. Ito po yung ideational, interpersonal, and textual. So, ano-ano nga ba ito? Simulan po muna natin sa ideational. The term ideational refers to talking about events, people, and things, their actions, relationships, as well as the places
times and circumstances in which the language is used. Sa madaling salita po, ang purpose po ng ideational functions is to construct social activity patterns. And instead na i-explain and understand yung language, mas nagpo-focus ito in analyzing a process or in what is happening. Next one naman po ay ang interpersonal. Ang interpersonal function naman po ay concerned with the participant's relationship sa communicative activities team. Ang purpose nito is to enable social relationships to cooperate, form bonds, negotiate, ask things, and instruct. In addition, concerned din ito sa speech function, exchange structure, expression of attitude, and so on. And ang last one naman po is yung textual. Ang textual function naman po is refers to the process of connecting ideas together as one cohesive and coherent wave of information. Sa madaling salita, ito yung kung paano na-organize yung text as a message or yung pag-combine ng languages in a single sentence to make it correlate. Ngayon po, pag-usapan naman natin kung ano nga ba yung register. Ang register po ay isang set of recognizable linguistic resource configurations sa different contexts. And according po sa SFL, language is analyzed in terms of the following patterns. In register, the feature of context are the field, tenor, and mode. I-discuss ko po ito one by one para mas lalo nating maintindihan. So, simulan po muna natin sa field. So, ano nga ba yung field? In SFL po, when we say field, ito po yung subject or idea that being discussed. Field is not always decided based on the situation, but rather, the speaker of a language chooses the field in which he or she will use it. Magbibigay po ako ng examples para mas lalo natin itong maintindihan. So, for example, the typical fields are education, science, sports, and so on. To be more specific, for education, it will be primary, secondary, and tertiary level of English education. While for science, it will be biology, microbiology, virology, and for sports, it will be water sports, recreational sports, and so on. Ito po yung tinatawag nating field. Next one po is ang tenor. So, ano nga ba yung tenor? When we say tenor po, ito po yung relationship ng participants sa team. Dinedemonstrate nito yung importance ng language in socio-economic development or sa meaning making. Yung mga aspect na nakakaapekto sa relationship ng mga participants ay ang power relationship, closeness, and formality. So, ano-ano nga ba ito? Power relationships can be unequal or equal. For example, a father-daughter relationships sa unequal relationship, whereas a friend-to-friend relationship naman sa equal relationship. On the other hand, formality can be informal and formal. For example, pwede tayo magsulat ng informal letter sa friend natin. But when it comes sa boss natin, syempre kailangan nating magsulat ng formal letter. That's how formality works. But when it comes naman sa closeness, it can be distant, neutral, and close. For example, we can show distant relationship sa strangers, while neutral relationship naman sa people na hindi tayo gaano komportableng kausapin, and close relationship naman sa ating family and friends. Ito po yung tinatawag nating tenor. The last one po is ang mode. So, ano naman po yung mode? Ang mode po is refers to the role of language in the interaction. So, sa madaling salita po, ang mode ay ang role ng
language in the situation or yung way ng communication such as spoken, written, or sign language. Katulad ng field, mode can be influenced by language speaker. For example, a teacher can choose kung anong mode yung gagamitin niya sa pagtuturo. He or she can use spoken, written, or mix of it. Ang teacher ay pwedeng gumamit ng spoken when discussing, written naman when writing the lesson on the board, and a combination of it kung kailangan. Now, kung mapapansin po ninyo, yung three meta function and three registers correlate with each other. Yung ideational, which is the evaluation of a process, ay connected sa field because it is the thing we discuss based on our observations of events and circumstances. While yung interpersonal, which is the participant-team relationships, and tenor, which is also concerned with participant-team relationships in language, function similarly. While textual, which is the combined language, appears to be linked po to mode because it is the communicative channel of a language. Kumbaga, yung textual po yung message and yung mode naman po yung way para ma-express yung message na yon. So, I hope I explained everything clearly po. Ngayon po, pag-usapan naman natin kung ano nga ba yung lexicogrammar. Ang word po na lexicogrammar ay combination ng dalawang words na lexicon and grammar. And first na inintroduce ng world famous linguist na si Michael Alexander Kirkwood Halliday. In fact, despite of some differences, systematic functional linguistics still supports the combination of lexis and grammar. Tinawag po itong lexicogrammar para i-demonstrate na ang sentences are made up of words and combination nito. Lexicogrammar ay term na ginagamit sa systematic functional linguistics or SFL para i-emphasize ang interdependence ng vocabulary or the lexis and syntax or the grammar. Dito po sa lexicogrammar, ang words and grammatical structures ay hindi considered na independent, but rather mutually dependent on interacting with each other. Furthermore po, ito ay concerned sa organization of words into utterances syntactically. It categorizes utterances into roles such as actor, medium, theme, and moods. Yung actor po is the one who performs, while yung theme naman po is the pattern of meaning and continuity in the organizational clauses. And yung mood naman po is the type of clauses, the obligation expressed, the use of attitude words, politeness markers, and so on. Language as a resource for faking meaning. Language in actual use and focus on text in their context. In this, language is one of the reason in making a meaning. In actual use and it focus on the point of view of the context. In context text connection. From the word connection, it is the connection of the context in the text. To understand the context, we need to look beyond the text. Context text connection, it is the complex interrelationship between a text and other texts taken as fundamental to their creation and interpretation. In context text connection, all meaning is situated in a context of situation, in a context of culture. It means that in context text connection, all the meaning is situated or need to present a full detailed in a context text situation or in a context text in culture. Halliday finds out that the context text situation is a theoretical construct for explaining how a text relates to the process
within which it is located and consists of three components. The main social activity taking place, the people involved in it, plus the way they relate to one another, and the role and function of the text within the social activity. Genre, ito yung mga ginagamit natin especially sa lahat ng language. Minsan, magagamit din natin o matatanong natin to sa music or kahit anong form ng art para ma-accomplish natin yung mga dapat na ilagay natin sa storyline para may mga purpose lahat. Lalo-lalo na ang paggamit natin sa title. Kailangan natin ito para hindi mawala yung materials to convince our viewers sa lahat ng mga gagamitin natin like rational process tulad ng mga evaluation, orientation, and etc. And hindi natin kailangan mawala yung paggamit sa lahat ng mga past tense. The first type of genre which is narrative. Dito na nakapaloob yung narrative which is kailangan na yung mga kwento natin sa mga nare, halimbawa, yung sa labas, ganun. Kukwento natin yung sa kaibigan natin, sa pamilya natin, kung paano kayo nagkakilala. And syempre, kung matatapos kayo, kwento mo din yun kung paano kayo natapos. Basta, mga kwentong kailangan malaman or gusto mong i-share sa mga kaibigan mo, pamilya mo, or kahit kanino. Kwento lang ng mga buhay, ganun. Dito naman sa second type of genre which is food is your mga sasabihin mo, with humorous o kaya yung mga patawa na generic structure na kung saan, kung ano yung pinangyarihan, kung saan nanggaling, ganun, and yung may mga orientation, kumbaga mga plot twist. Kung isasabihin mo yon doon sa mga, nari, halimbawa sa kaibigan mo, ganun. And, syempre, patawa, pabiro, mga ganung bagay ba. The last type of genre which is recount. Dito naman yung mga halimbawa, yung mga nangyari sa buhay mo based on your experience. Halimbawa, namatayan ka, iniwanan ka, nasaktan ka, kukwento mo yun dun sa mga taong pinagkakatiwalaan mo. May mga problema ka, may mga bagay ka na hindi mo magawa, or what else, basta mga bagay based on your experience, on your own experience, kumbaga. I'm Rosana Santos. So, the basic assumption of SFL is that meaning implies choice. If there is no alternative, then it's not meaningful. The choice of the word becomes appropriate and meaningful if it's marked the situation as to whether formal or informal. So, if there is no alternative meaning what the person is saying, it will not immediately understand what you are trying to say, and the way a person can communicate must be according to the situation. Para hindi siya malabong intindihin. Kasi nagkakaroon tayo ng ibang meaning yung, for example, yung word na sinasabi mo sa isang person is hindi malinaw, nagkakaroon siya ng ibang meaning. Like for example na lang sa LGBT. The way sila na magsalita is parang nakakatawa, pero sa ibang tao ganun yung dating, pero sa kanila normal na yung ganun.